to rise across the skies and believe in love to always be alive. There is so much more than we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. We can build a castle. Laura, it's me, Joaquin. I'm sorry. Kanina pa kasi yung encyclopedia man, sobrang Don't worry about it, it's okay. Well, anyway, I'm just here about that dinner you promised me. Can we just go out? Kasi nasira yung niluto ko eh. Yeah, okay. Pasok ka muna. Kukunin ko lang yung bag ko. So, kaya na. Binayaran niya nga yung mga musicians kanina para haranahin kami. Ang sweet naman. I'm happy for you guys. Buti naman at hindi ka na naniniwala sa Jinx. Naniniwala pa rin. Pero, alam mo, Carly, hindi ko talaga alam paano ko magpapasalamat sa'yo kasi tinanggal mo yung Jinx sa pamilya ko. Tinanggal yung Jinx. Wala akong tinanggal na Jinx, okay? Diba nasa ritual ka? Pero nakabalabal ka ng kumot, nakatakip ka ng kumot. Wala akong pinuntahan na ritual. Sino lang ibig sabihin nito? Nagpanggap lang ako. Hindi talaga ako apo ni Eugenia patawaran. Pumayag lang ako tumulong kay Sid kasi tinulungan niya ako sa research paper ko sa school. I'm sorry, Sid. Hindi na maatim ng konsensya ko ang pagluloko eh. Carly, please. Pero Carly, nandun ka. Nasa ritual ka, nakatakip ka lang ng kumot. Kasi sabi sa akin ni Sid, may sakit ka. Narinig ko pa yung boses mo. Sabi mo, I forgives you. I forgives you? Okay, nakapag-aral naman ako. Hindi naman barok yung English ko, di ba? Teka. Kaya pala kung ano-ano tinatanong mo sa akin ng isang araw. Ni-record mo lang yung boses ko, no? Okay, kaya ko magpaliwanag. Sid, niloko mo ko. I'm sorry. I'm sorry, Sid. You know what? I think there's a vacancy at the townhouse row where I live. Alam mo, actually, sinabi sa akin ni Tito Marga nung isang araw na malapit na daw matapos yung lease namin sa apartment. Well, maybe it's time for you to move. Para mas malapit ka na sa akin. Ay, hindi ko alam eh. Maganda naman yung apartment, tsaka pwede ko naman i-renew yung lease. Okay, just tell me the truth here. The reason you don't want to move is because you still like Paco, right? Ano ka ba? Nag-away na nga kami, di ba? That doesn't really answer my question. Let me ask you in plain English, so there's no mistakes. Do you still like Paco? Hindi. Basyan, iwan mo na lang dyan sa pinto ni Laura yan, tsaka kayo kumatok. Eh, bakit kailangan ako pang gumawa nito, Sir Paco? Eh, pwede nyo namang gawin na iwan at kumatok kayo dyan sa pinto. Eh, mahirap na. Baka makita pa niya ako eh. Sige na. Ha? Oo. Eh, ano pa lang pinagawayan nyo ng Miss Laura? Basta, gawin mo na lang yan. Wala nang tanong-tanong pa. Thank you.
sorry na, pambawi ko to sa nasira kong dinner date nyo. Mukhang mabango at mukhang mamahalin. Ang hirap kasi sa ibang tao dyan! Akala nila madadaan na lang nila ako sa suhol! Magbibigay na lang sila ng cake, tas okay na ang lahat! Sana narinig ako na nagbigay nito! Huwag na siyang taklos at huwag na siyang pa-friendly, no? Dahil hindi ko siya kaibigan, isa lang siyang landlord. Magpakita na lang siya pag maniningil na siya ng renta! Buisit! Sir Paco, kung ano mang pinagawa niyo ni Miss Laura, mukhang matindi. Ah, ganun. Magpapakita lang ako sa kanya pag mangongolekta na ako ng renta. Ano akala niya sa akin? Isa akong taong walang class? Walang pinag-aralan? Sige naman, basihan kunin mo yung cake. Sayang din. Bilisan mo. Dito yan. Okay, kinausap ako ni Sid, okay? Gusto ka lang niya kausapin, kaya sinabi niya kung pwedeng daling kita dito. Pati ba naman si Raquel gagamitin mo sa panluloko mo? Kukonsabahin mo? Okay, please. Alam mo ba, na talagang napapahamak ang mga manluloko. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka dahil baka maaksidente ka! Bye, Sid. Laura! Bakit? May dala ka bang litson? Dahil matatapos na yung list ng renta nyo dito sa bahay, naisip ko na fair lang naman siguro na ipakita ko tong bagong terms. Magtataas kayo ng renta, hindi makatarungan to, no? Eh, yun ang policy namin every year, nagtataas kami ng renta. Anong akala mo? Ganun-ganun na lang, mapapalayas mo kami? Ha? Ah, balalayasin ko kayo? Naku, ayoko nga kayong lumayas dito eh, no? Gusto ko nga magtagal pa kayo dito eh. So ano? Ito bang paraan mo para magpapansin sa akin? Ako nagpapapansin sa'yo? Feeling naman ito. Talaga? Eto, sana maramdaman mo ko anong feeling ito. Tagal magdala kayo mamaya, mga tatlong case ng vodka. Yung beer, doon ko na lang kukunin. Pagpasama ka na lang, ha? Yes, boss. Oh. Hello, Sucha. Hello. Mamaya pa, dispinita ko. Ano po? Oh. Dumaan lang ako para bigay sa'yo to. Pwede ba umupo? Oh. Eh, ba't mo ngayon binibigay sa akin to? Huwag mo sabihin di kasi sipot. Ewan ko nga eh, kasi medyo nagtatampuan kami ni Paco ngayon eh. Kaya nahiya naman ako magpakita. Ikaw naman. Ano ba naman yung mga awayan ng mga anak at magulang? Maaayos din yan. Alam mo kasi, tayong mga magulang, hindi rin naman natin matitiis yung mga yan eh. Bakit magulang ka rin ba? Hindi mo sinabi sa akin yan ah. Nasa stage may anak ako, nandun. Kasama ng nanay niya. Eh, kung ikaw, pinalaki mo yung anak mo sa single parent. Ako naman, parent na naging single kasi naanal yung kasal namin. Yung ano daw eh, kasi incompatible daw kami. Baka naman psychologically, ikaw may diferensya. Hindi ba obvious? Papapapap. Kaya. O sige na, buksan mo na yan. Ato. Yan, ano yan? Patron yan ng mga naglalakbay. Kasi mukhang iiwan mo na kami. Para naman magkaroon ka ng Diyos sa katawan. Sobra naman to. Para naman mag-abroad ako, ililipat lang naman ako ng bahay. Hindi, pero kahit na, di, at least pag suot-suot mo yan eh, maiisipan mo magpakabait at tigilan na yung pagiging DOM mo, di ba? Alam mo, ano? Mukhang mamimiss mo ako talaga. Kaya sumipot ka doon sa despedida ko, ha? Last chance mo na yun para laitin ako. Sige, pagdasal mo. Suot mo yan mamaya, ha? Lagyan mo chain. Ganda. So, ano, sipot ka? Ha? Tingnan natin. Buti naman nag-improve na yung mood mo ngayon. Yeah.
You know, I hate that we keep fighting over Paco. Dapat naman kasi hindi naman talaga natin pinag-aawayan yun eh. Diba? Yeah. Want some barbecue? Bakit ba ang tagal mo bumaba? Kasalanan ko ba kung magpapaganda ako para sa'yo? Tara, kuha tayo na may iinom. Wow, Jerry, ang daming magaganda at gwapo dito sa party mo, ha? Yan yung talaga pag may-ari ka ng bar. Pero alam mo, huwag kang papaloko dyan sa mga yan, ha? Yung mga iba dyan, nanghuhut-hut. Huh? Nanghuhut-hut? Mga hustler ba? Grabe naman. Jerry. Ay. Paco, nakita mo ba mami mo? Hindi ko siya kinakausap eh. Maitanong ko lang. Ano ba pinagtalunan nyo ng mami mo? Natitiis mong hindi siya kausapin. Ayan pala siya eh. Bakit hindi siya tanungin mo? Uy, Jerry! Tumating ako ha. Pre-namiss ko sa'yo yan. Teka muna, mabayat ang mga apo mo lahat yan ha. Reunion? Ha? Ay, you remember Brent? Hey, Jerry! Salamat nga pala ng isang gabi ha. Sap na libre mo. Siya nga pala yung kasama mo noon, ano? Oo, siya, di ba? Akala ko kasi waiter eh. Inom ka, oh. Alam mo, ngayon alam ko na ba't hindi tayo nagkakasundo. Brent, let's go. Hindi masyado masaya yung party dito. Kayo naman kasi. Cheers. Hey, Joaquin, Laura, dahan-dahan sa pag-inom. Baka malasing kayo, ha? Okay, tita, we're drinking soft drinks. No alcohol. And speaking of soft drinks, we're just about out, so we better get some more. I'll join you. Okay. Excuse, okay. Ha? Okay. See you. Oh, mukhang nagkakaigihan na kayo ni Joaquin, ha? Finally. Well, tita, medyo okay na naman. Hindi na siya nagtatampo sa akin. And tingin ko tuloy-tuloy na naman yung reconciliation namin. Tsaka, napag-desisyonan ko na magsusulat na ako ng bagong character para sa mga libro ko. I'll say goodbye to Paquito. Wow, okay. Eh, yung gusto ni Joaquin na lilipat tayo ng bahay? Pinag-iisipan ko pa yon. Pero tita, bago tayong lumipat, ibigay mo muna sa akin yung ano, numero ng abogado natin. Dahil alam ko, pwede mong idemanda yung mga landlord na walang patumangga kung magtaas ng renta. Alam mo, mag-usap nga tayo sa mga dito. Halika nga rito. Bitawan mo ako! Ano ba talaga ang problema mo? Ikaw ang problema ko! Eh, di ba nag-sorry naman ako sa'yo? Ikaw nga ang bastos, di ba? Ibinasura mo pa yung cake na binigay ko sa'yo. Eh, kung ikaw kaya i-demand ako for cake throwing. Hello! Alam mo, masyado ka kasing literal mag-isip eh. Masyado ka black and white. Alam mo yun, gusto mo na naubos mo yung pagkain na niluto ko for Joaquin, ipapalitan mo ng cake okay ng lahat, hindi ganon. Tapos nung katulad na lang sinabi mo sa akin na maling ma-in love pag bawal. Hindi mo na iniisip kung ano yung pinagdadaanan ng na-in love eh. Hindi mo na naisip kung anong nararamdaman ko. Teka. Anong nararamdaman mo? Okay. Kausapin mo naman ako. Magbayad ka ng kausap! Kay! Kay! Oh, ano ba? Parang kung may naman bata ka, oh. Naalala mo ba nung munti ka na madapa nung sa Christmas tree, nung nakaraang Christmas party? Oh, parang malas ka yata sa alaman, eh. Ano ko yun? Malas ako? Oo, malas ka. Malas ako. Ibig sabihin, may gusto pa rin sa akin si Kay. Malas ako, malas ako! Malas ako, malas ako! Malas ako! Ibang klase ka na, no? Natuwa ka pa, malas ka na eh. Natuwa ka pa, lulundag-lundag pa. Oh, guys, gusto mo kayo dyan? Para mo lang kayong drinks. Eh, ito. Gusto mo nito? Sige, nakakasak lang. Ay,
Oh, here. Thank you. Have your drinks here. Oh, thank you. Tita Margo, where's Laura? Laura, well, excuse me po. Nakita niyo po si Paco. Si Paco. Alam mo kanina. Marcel, you look absolutely beautiful tonight. Really? Wow. Ah. What's the matter? Are you okay? No, napwing lang ako. Wait, I can help you with that. Anong ibig mong sabihin na hindi ko naiisip ang nararamdaman mo? Wala. Laura, alam ko may tampo ka sa akin. Wala, okay na yun. Okay na naman kami ni Joaquin eh. Tsaka naisip ko na rin talagang lumipat ng bahay kasi may in-offer sa akin si Joaquin na townhouse, so doon na lang kami titira. Anong ibig mo sabihin? Magsasama kayo? Bakit mo iniisip mo? Okay na? Okay na, thank you. Bako! Alam mo, tarantado ka eh! Anong nangyari? Ang kinuha mo sa anak ko? Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Umalis ka na! Okay, stop it. Stop it. Are you okay? Maricel! Maricel, saan ka pupunta? Galit ka? Pinagtanggol na nga kita. Wala namang ginawa si Sir Joaquin eh. Hindi pa niya lang mata ko kasi napuwing ako. Alam mo, simula nung naging tayo, halos hindi mo ko pansinin. Tapos ngayon, biglang ipagtatagol mo ko. Parang nagdadahilan ka lang eh para masapak si Sir Joaquin eh. Ano ba ang gusto mong palabasin? Nasaan ka ba bago ka sumugod? Di ba kasama mo si Miss Laura? Tapatin mo nga ako, Paco. May gusto ka ba sa kanya? Huwag mo na akong sagutin. Sa kaliraya pa lang alam ko na. Thanks for coming, ha. Daddy mo, ha. Hindi sumipot, ha. Sabihin mo, ha. Okay, thank you. Bye. Next time ulit, ha. Thanks for coming, oh. Bye. Okay, report ka sa office Monday, ha. Bye. Okay, salamat, ha. Salamat sa inyo, ha. Enjoy kayo, ha. Salamat. Sige, bye-bye. Party's over. Kuya Jerry, pasensya na po sa nangyari. Laura, sino ba yung taong gubat na yon? Landlord namin. Landlord? My God! Ano bang ginawa niya? Alam mo, you should get out of this place. Baka mamaya kung anong gawin sa'yo niyan, ha? Mom, just please calm down. Tsaka hindi naman po talaga siya ganun eh. Nako, ipinagtatanggol mo pa? Alam mo, kailangan ng anak mo ng tuwalya. So, buti pa punta na muna tayo sa apartment at baka magkasakit itong si Joaquin. Mas mabuti pa. Joaquin, I'm so sorry. Bakit ka nagsasorry? This isn't your fault at all. Hindi na kita dapat nila sa party na to. Parang dinala na rin kita sa peligro. Siguro tama yung mommy mo. Dapat umalis na talaga kami dito. Look, Laura, don't just say that because Paco pushed me in the pool and you feel sorry for me. Hindi. Sobra na si Paco. Hindi na tama. Aalis na kami nila Tita Marga dito. Doon na kami titira sa townhouse sa sinasabi mo. Ginaya mo naman yung style ko na pag nag-iisip nandito sa bubong. Bakit mo ginawa yun? Gusto mo yata, napapahiya ako sa mga tauhan namin. Martin, gusto kong perasahin ka na harapin ang daddy mo. Alam mo, huwag mo sayangin yung pagkakataon na nakakasama mo pa siya. Huwag mo
Buti ka nga, may daddy ka pa eh. Hindi mo naman alam yung buong problema eh. Bakit ba nangikialam ka? O sige, ano bang hindi ko alam? Na ginagawa mong dahilan yung mga tauhan nyo para hindi kayo magkaisang daddy mo? Martin, sinubukan mo na ba silang tanongin kung ano yung kalagayan nila? Tingnan mo nga sila, oh. Mukha naman silang masaya eh. Hindi naman porket mukha silang masaya, masaya na sila talaga eh. Teka, ba't ba nangihimasok ka dito sa problema ng pamilya namin? Sino ba ako sa'yo? Martin, kaibigan mo ko. Concerned lang ako sa'yo. Kaya nga eh. Bilang kaibigan, sinasabi ko sa'yo, labas ka dito. Huwag muna ipagsiksikan yung sarili mo. Sabi naman kay Mang Ramon, pakibilisan niya inutos ko kasi mag-umpisa niya party. Frances! Frances! May ibibigay ako sa'yo. May pinabibigay kasi sa'yo si Trey. Ito, para daw malalam yung flower shop kung saan kayo una nakahalala. Sorry, pwedeng pakisabi kay Trey. Tigilan niya yung panliligaw sa akin. Kasi wala naman saan siya sa akin eh. Okay? Andali, ikaw na lang kaya magsabi sa kanya. Alam mo, siguro mas magandang malaman sa kaibigan, di ba? So, ikaw na lang bahala sa kanya. Excuse me lang. Ano? Gusto Hello. Ba yan? Ha? Doon na kasi maangot eh. Ano kasi... Trey... totoo nun. Ano siguro hindi niya natrepan. Mga naman. Ano, hindi ko talaga alam. Pagdating sa mga babae, sabi talaga ako. Ikaw naman, ano ka ba? Hindi pa ako tapos, no? Ang sabi ni ano, ni Frances, ang ganda daw nung binigay mo. Thank you very much daw at saka ano, napaka ano, thoughtful mo. Talaga? Mm-hmm, sinabi niya yun. Yes! Yes. Cherry, thank you talaga. Mm-mm. Thank you. Ano ba yan? Kawawa naman si Trey. Napaniwala ko siyang gusto din siya ni Frances. Daya mo talaga, Daddy. Bakit si Kuya binigyan mo ng trip to Europe nung nag-graduate siya ng high school? Dapat ako din. Ka mag-aalala. Meron ka rin. Talaga po? Thank yes. you, Daddy. Okay. Ano nangyayari sa'yo? Namimiss ko kasi yung daddy ko eh. Nakakatawa yung girlfriend mo, no? Hanggang ngayon, di pa rin niya matanggap na wala na siyang daddy. Oo eh. Nakakainis nga yung girlfriend ko eh. Isipin mo ah. Tagal na namin hindi nakikita. Sabi ngayon, iiyakan pa ako. Konting ngiti naman dyan. Nakakainis pa noon. Pakiramdam ko mawawalan na rin ako ng mami. Edward, nakita ko. Tsaka narinig ko kanina. Nag-uusap sila ni Ninong Dindo. Wala akong kaalam-alam, nagliligawan na pala silang dalawa. Alam mo ngayon, gusto ko lang umuwi. Gusto kong kalimutan lahat na nangyari dito eh. Edward, iuwi mo na ako.
Alam mo, mali ito. Mas maganda ka pa dun sa nagse-celebrate ng wedding anniversary niya. Tindo, wala ako sa mood makipagbiroan. What's wrong? Wala. Inaatake lang ako ng lungkot. Lalo na pag nakaka-attend ako sa mga ganitong okasyon. Ang hirap talaga na mag-isa. Pareho lang naman tayo mag-isa, di ba? Pero pwede naman nating baguhin yun. Aalagaan kita, Beverly. Lahat ng kailangan mo, pipilitin kong punan yun. Basta't mahalin mo lang ako. Mami? Jasmine? Kayo na ni Ninong? Eh, hindi ko pa siya sinasagot. Pero gusto niyo siya. Nakita ko eh. Mami, hindi niyo na pa mahal si Daddy? Jasmine, matagal nang patay ang Daddy mo. Kinalimutan niyo na nga siya. Pinatawag niyo daw pa ako. May ibibigay ako sa'yo. Halika. Tama lang na sa'yo ko ibigay ito. Tita, parang mamahali naman po yata. Hindi ko po yata matatanggap. Para to sa babaeng minamahal lang anak ko. Wala na siyang dapat sabihin pa sa akin. Nakikita ko kung paano kanyang tingnan. Tita, magkaibigan lang po kami. Ibang turing niya sa'yo. Tita? Tita, bakit po? Tita, ano po nangyari sa inyo? Tita, ito po tubig po. Oh. Inom po kayo. May gamot po ba kayo? Kukunin ko po kung nasaan yung gamot niyo. Ito po, tita. Oh. Tita. I'm okay. I'm okay. Nagkaroon ako ng stroke some few months ago. Nung nag-outing kami ng mga amiga ko. Eh, hindi ito alam ni Kinito. Pinakiusap po sa kanila na isikreto to at sa buong pamilya. May sakit ang asawa ko noon eh. Baka mas makasama sa kanya pag malaman niya yung kalagayan ko. Tita, okay lang po ba kayo? Kung gusto niyo po, dadaling ko po kayo sa ospital. I-cancel na lang po natin yung party. Hindi. Wala to. I'm fine. Alam mo, kumpleto ng pamilya ko. Ito lang naman ang mahalaga sa akin ngayon eh. Iha, tulungan mo ko. Kailangan maging magandang-maganda ako para kay Kinito ngayon, ha? Tulungan mo akong mag-ayos ulit. Tita? Hmm? Tita, ano pong gagawin ko? Hindi dapat malaman ni Trey na hindi siya gusto ni Francis, eh. Cherry, bakit ba masyado kang protective kay Trey?
Hindi ba dapat na malaman na nga niya? Eh kasi dito ako kilala nung binasid ko siya. Tapos ngayon yung mababasid na naman sa kanya. Naaawa lang po ako sa kanya. Naaawa? Aba, teka nga muna. Bakit ka naman naaawa? Eh, akala ko ba kaaway mo yung taong yun? Nako, teka nga muna. Hindi kaya may feelings ka na rin sa kanya? Tita, may feelings talaga ako kay Trey. May feelings ako ng awa. Ng concern. Ng love. Tita, love na po ba talaga to? Cherry, love kung ang iniisip mo ay kung ano ang mas mabuti para sa tao at nakakalimutan mo na yung sarili mong interes. Ay nako tita, hindi po. Hindi ko siya love. At saka, alam niyo ba tita na may naisip po akong paraan? Bibigyan ko po ng regalo si Trey. Tapos ang ipapalabas ko sa kanya galing yun kay Frances. Tita, thanks po sa advice ha. Sige po. Alam kong hindi mo nagustuhan yung nakita mo kanina. Bakit naman hindi? Dapat nga maging masaya ako, diba? Wala akong kaalam-alam. May namamagitan na pala sa mami ko tsaka sa best friend ng daddy ko. Hindi ko nasabi sa'yo kasi nangyari na lang. Jasmine, hindi namin pinlano to. At lalong hindi namin sinadyang saktan ka. Huli ng paliwanag nyo. Nasaktan na ako eh. Alam mo, hirap kasi sa mga tao dito. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi nila tinitignan kung may masasaktang tao. Hindi nyo na mamahal si Daddy, ma. Siguro nakalimutan nyo na siya. Jasmine, narinig mo ba yung sarili mo? Para kang bata kung magsalita. Eh kayo! Para kayong bata kung kumilos. Paano ko pa kayo rerespetuhin yan? Hey, Frances. Ba't parang hindi mo suot yung flower pinabinigay ko sa'yo? Ngayon ba naman? May problema ba? I'm sorry, pero nawawala na ako ng pasensya sa'yo, ah. Pwede ba tantanan mo na ako? Ano ba ginawa ko? Mahala ko okay tayo. Trey, lubas tayo ng isang beses, pero wala na yun after, okay? Wala akong gusto sa'yo. Hindi kita gusto. Okay? Excuse me, ah. Edward, ano pa ginagawa? Ano kaya punta tayo sa party? Jasmine, maya-maya na. May gusto sana akong pakita sa'yo eh. Sandali lang to. Dapat gagawin ko to pagdating pa natin sa Manila. Kaso, hindi na makapaghintay. Eh, hindi pa yan yung... Nakita ko sa flower shop. Ewan ko nga eh, parang... Parang gusto nga niyang magpakita talaga sa akin eh. Kaso Jasmine, ang tanong, yung dati bang may-ari nito, interesado pa rin dito? Jasmine, tatanungin kita ulit. Jasmine, will you take this ring and promise to marry me?
at hindi ka makasagot? Mahirap bang isipin ulit yung sagot sa tanong ko? Kay Edward. Alam mo ba, Ate Jasmine, gustong gusto ko rin sabihin sa'yo na nakita na namin yan. Kaya lang, sabi ni kay Edward sa amin na isikreto muna namin. Ay nako, alam mo, ibang klase talagang lalaking yun eh. Parang ngayon pa lang, gusto niya na pag-usapan yung mga dapat asikasuhin. Eh, ang dami-dami. Parang dapat ngayon umuwi na kami ng Maynila tapos gawin na yung mga preparations na yun eh. Eh, Ate Jasmine, paano naman si Kuya Martin? Di ba nga may usapan pa kayo na magsistay lang siya dito pag nandito ka? Eh, parang wala na naman yung usapan na yun eh. Tignan mo nga kung kumilo siya, parang nakalimutan niya na lahat ng pinag-usapan namin. Ate Jasmine, nandiyan ka lang pala. Okay lang ba kung kausapin mo si Cherry? O sige, pupuntahan ko na rin muna si Edward. Excuse me. Bye. Sorry, may sinabi ka ba kay Frances? Kasi sinabi niya sa akin, hindi na niya ako gusto. Samantala, okay naman kami dati. Nagpalakad lang ako sa'yo, nasira na lahat. Trey, hindi ka naman talaga gusto ni Frances eh. Hindi niya tinanggap yung gift na binigay mo sa kanya. Ayoko lang sabihin yung totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka masaktan ka. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Cherry, kala ko ayos na tayo eh. Kala ko sincere ka na tutulungan mo ako kay Frances. Hindi ka pa pala nagbabago. Trey, ano ka ba? Tapos na ako sa gantihan natin eh. Hindi. Natuto na ako. Ito na yung huling favor na hihingi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Sandali. Alam kong nakita mo ko. Dapat siguro itigil na natin to, Dindo. Bakit? Dahil ba kay Jasmine? Eh bakit si Trey natanggap agad yung tungkol sa atin? Maintindihan din ni Jasmine. Humanap ka na lang ng iba. Yung karapat-dapat na ipaglaban. Pero ikaw ang gusto ko. Dindo, hindi na nga pwede. Bakit yung sinasabi mo, parang iba dun sa nararamdaman mo? Hindi kasi lahat ng nararamdaman natin pwedeng ipakita. Dahil may nararamdaman ka rin sa akin, di ba? Yun ang ibig mong sabihin, di ba? Kung meron man akong nararamdaman sa'yo, di ko yun pwedeng ipakita. I'm so sorry. Nabalik na pala sa yung sing-sing mo, no? Nahanap ni Edward sa shop. Kahit kailan talaga, ang bilis siya kumilos. Sobrang bilis, hindi ka malang yan nabibigyan ng oras para mag-isip. Jasmine, tara, upo na tayo. Excuse me. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat na nakadalo ngayong gabi dito sa okasyong ito. Alam ko, marami sa inyo eh, nakasama na namin ni Grace nung paumpisa pa lang ang pamilya namin dito.
At nakita naman ninyo kung paano kaming nagpursige. Napalakihin namin ang mga anak namin ng tama. Eh, nakita naman niyo siguro ang resulta. Si Francis na nagpapakitang pangako na susunod siya sa mga yapak ng kanyang mabuting ina. Thank you. Alam nyo, medyo nahirapan ako doon sa isang anak ko na dapat magpatuloy sa mga sinimulan ko. Medyo naligaw at naging matigas ang ulo na ayaw makinig sa mga advice na makakabuti sa kanya. Pero alam naman ninyo yung mga panganay, no? So, itong anak kong ito, madalas kami mag-away. Dahil sa... Saan ka pupunta? Excuse me. Gusto kong ma-challenge siya na mapursige katulad ng ginawa ko noon. At alam kong darating rin ang araw na malalampasan niya ang ginawa ko. Martin, anak, I love you. We love you. Sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita eh. Alam mo, gagawa na lang ng speech yung daddy mo. Parang mali-mali pa. Alam mo, dapat ganito na lang sinabi niya eh. Kahit na wala kang mataas na posisyon sa Maynila, marami ka namang natulungang tao. Paisa-isa nga lang. Tulad Nino. Ng isang babae na kakilala ko. Alam mo noon, takot siyang gumawa ng risks hanggang sa nakilala ka niya. Tapos, marami na siyang nagawa tulad ng i-enjoy yung buhay. Teka, isang tao lang pala yun ah. Ikaw talaga, pumunta ka pa ng Maynila, isang tao lang pala yung maaapektuhan mo. Ayan, ha. Napangiti na kita, ha. Okay ka na? Sana lang, Martin, hindi nagbago yung isip mo sa pakikipagbati sa daddy mo. Alam mo kasi kahit anong sabihin natin, daddy mo pa rin yun, eh. Iyan na naman ba yung pag-uusapan natin? Nakita mo ba yung mami mo? Sobrang importante sa kanya na mabuo kayo. Oh, sige, sabi natin para sa mami mo, hindi mo malamba gagawin yun. Hirap sa'yo. Sa tingin mo, dapat binabaliwala na lang yung feelings ng iba kung hindi siya sukat sa expectations mo. Martin, alam ko naman kung gaano kalalim yung ugat ng galit mo sa daddy mo eh. Pero hindi naman yun yung pinag-uusapan natin dito eh. Pwede ba... Bukas, wala na kayo dito. Hindi ko na matiis na makita pa kita eh. Teka, hindi kita maintindihan eh. Hindi mo maintindihan na mahal kita? Kahit na alam kong mas gusto mo na baliwala ko na lang yung nararamdaman ko para sa'yo, hindi ko pa rin magawa. Kasi hindi kita matanggal sa sistema ko eh. Jasmine, naiintindihan ko naman eh.
iba ka nang pinili. Kaya pwede ba sana, sana bukas wala na kayo dito. Cherry, anong nangyari? Tita, sabi po sa akin ni Trina, hindi na daw po niya kakausapin ulit. Bakit daw? Eh, tita, pinagbibintangan niya ako eh. Siniraan ko daw siya kay Frances. Pero tita, alam niyo, wala po talaga akong ginagawang ganun. Kahit anong sabihin ko sa kanya, ayaw niya akong paniwalaan. Sa dami na kasi nang naging away ninyo dati, hindi mo rin siya masisisi. Tita. Tita. In love na ako kay, ano, kay Trey. Pero ngayon ayaw na niya akong kausapin. Hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko eh. Tsaka parang kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Easy. Excuse me. Hindi kami dyan sasakay. Pakilagay na lang dun sa kotse ni Edward. Thank you. Nasaan si Cherry? Nandun na sa kotse ni Edward. Mabuti na rin yun para walang bad elements papunta sa Manila. O sige, take care na lang kayo. Sayang lang at hindi kayo makapagtagal. Hindi po ba bababa si Martin para makapagpaalam kami? Well, tinawag na siya kanina. Pero mukhang ayaw niyang bumaba. Talagang ganyan yung batang yun. Kapag ayaw niyang gawin isang bagay, eh, hindi siya talaga mapipilit. Eh. Mano lang sa daddy niya. Good sign na rin po yun na hindi siya makasama sa Maynila. Sigurado po ako magkakaayos na rin po kayo. Sige, alis na po kami. Thank you.